Ilagan at Rick Segreto. Ayon sa ulat, sakay si Jay Ilagan ng 650cc na motor nang aksidente siyang mabangga ng isang Mitsubishi Galant habang binabaybay nito ang kahabaan ng Quezon City. Paulit-ulit din naging laman ng tabloid ang pangalan ni Jay Ilagan. Nagkakaroon ng silasan minsan. Gaya ni Jay, mahilig sa motor ang kaibigan niyang si Direk Altanday. Pero okay lang, hindi sila nagbabike before. Nung nakita nilang nagbabike ako, nagbike sila. Sino sila? Si Boyet, si Johnny. Si Bobot lang ang hindi nagbike. Lahat sila, parang, in a way, parang nainganyo na magbike. Dahil nakikita nila ako nagbabike. Breakdown. Minalas lang daw ang kanyang kaibigan. Sabi ko, tsamba yung nangyari kay Jay. Kasi si Jay, magsosoli lang nung narent niya na VHS tape. So, sa kalye lang, parang hindi siya naka-helmet. Magsosoli lang siya. Parang gaya-gaya, ganun lang. Tapos na, doon nga, disgrasya siya. Yung pagkabangga niya, anong nangyari kasi, nahiwalay siya sa motor. And then, parang tumalsik siya, bumagsak siya, una ulo. So, wala siyang helmet, doon siya. Pwede pa tayo mag-trick. Malaki daw ang aral na napulot ni Direk Al sa nangyari sa kaibigan. Nagiinuman and then bumumotorsiklo. Talagang hindi tama eh. Mali talaga eh. Talagang siguro hindi lang doble, hindi lang triple eh. Dagdagan nyo pa yung ingat. Talagang siguraduhin nyo yung pagmumotor. Argabyado talaga ang motorsiklo sa kalye. Isinulong ang Interagency Road Safety Committee o IRSC para paigtingin ang road safety program sa bansa. Gumastos pa nga ang gobyerno ng 15.7 million pesos noong 2007. Pero sa kabila nito, sa pinakabagong tala ng Metro Manila Development Authority o MMDA, 13,561 ang kabuuang bilang ng aksidente sa motor taong 2009. 13% pa rin ang itinaas nito mula sa 8,898 na naitala noong 2005. Nanatili naman sa 100 ang average na bilang ng namamatay sa lansangan kada taon dahil sa motorcycle-related accidents. Ito ay sa kabila ng patuloy na kampanya ng MMDA laban sa motorcycle accidents. Ang mga aksidente na nangyayari rito, no, kuminsan lasing nagmamaneho, at saka hindi sila handa sa paggamit ng motorcycle, at saka yung mga pasingit-singit sa pagitan ng mga sasakyan. Saka kuminsan, gumagamit ang motorsiklo nang walang helmet. Kaya kami ngayon, very strict kami rito eh. Pag walang helmet, hindi ka po pwedeng makagamit ng motorcycle. Balak daw ni Innocentes, magpasa ng resolusyon na mag-oobliga sa mga motorista na magkaroon ng trainings bago makapagpaandar ng motor. Magpapropose kami rito sa Metro Manila Council na bawat syudad, magkaroon sana sila ng isang resolution or ordinance na hindi po pwedeng gumamit ng walang certificate of training yung gumagamit ng motor. Subalit kahit ano pa man ang paraang gawin ng MMDA para sugpuin ang lumalalang trahedya ng motorsiklo, maging ang pag-iingat ng mga motorista sa lansangan, hindi maitatanggi ang katotohanan. Nang bagong hari ng kalsada, marami nang nasaktan, nasawi, at nasirang pangarap. Ang maling pag-arangkada kasi nito, instant disgrasya ang katumbas. Kung minsan isang malaging pangkamatayan na nagdudulot ng pighati sa pamilya o mahal sa buhay na may iwan. Tulad ng kay Rocky. Sa puntod na lang na ito, muling makakasama ni Aling Binita at Mang Constantino, ang anak. Ganun yung nangyari sa akin. It started as a low side and then it high side then. My bike ended up on top of a bush about that time. Wow. At ikaw, ano yung injury sa'yo? Langit, lupa, langit, lupa, langit, ay. That's what I remember. Sa bawat kanto, nagsulputang parang kabuti ang mga motorcycle stores kung saan makukuha ng hulugan ang mga motorsiklo. Madali lang ang mga requirements at minsan, hindi mo pa kailangan ng pera para makautang nito. Naglipa na din ang mga mura o substandard na accessories para bihisan at pagandahin ang ating mga motorsiklo. Pero ang tanong, inuuna nga ba ang porma kaysa sa safety?
Steak. Mapaporma. Matulin. Ito ang Crossroads Riders ng Barangay Sangandaan, Quezon City. Bagamat October 2009 lang sila binuo, sikat na ang grupo sa mga roadshow events dahil sa kanila mga formations. At siyempre, para lalong magharbo ang kanilang palabas, kailangan ang kanilang mga bling ay mamahalin din. Ah, yung muffler ko, ano to eh, 1.7. Tapos yung rim ko, 2.7. Tapos yung sahab ko, 1.2 eh. Mas may pera, mas mahal ang pyesa. Mula sa kaha ng motor, sa tambucho, pati sa gulong. Ika nga, kung gusto mong bida ka, gumastos ka. 5 days kung binapping, nasa 4-5 ang isa. Bali, 9,000. Sa ngayon may halos 100 grupo ng motorcycle enthusiasts ang nakarehistro sa Motorcycle Federation of the Philippines. Pero hindi lang daw sila puro porma. Bukod sa patakaran nila ang safe riding, layunin din nila ang magkawang gawa. Binuo namin to noong October 18, 2009. Ang ginagawa namin, sa barangay namin, peace and order. At the same time, tumutulong kami sa mga tao na nangangailangan sa barangay. The same time, sa mga ka-riders, sa mga member ko, ka-riders ko, tinutulungan namin sila when it comes to the problem sa mga nangangailangan ko rin. Hindi lahat sumusunod pagdating sa rules and regulation, pagdating sa kaya. Kasi mas maganda pag may club ka, nare-request lahat yung knowledge mo pagdating sa mga rules and regulation. Hindi ka tulad ng single ka, may sarili ka mundo. Nakabuo ka sa isang grupo, lahat yan malalaman mo. Proper ride, proper gear, lahat ng safety measure, malalaman. Mariremain ka, ito pala yung tama at mali. Hindi kami nagpapabiyahin ng walang gear. The same time, lahat yun talaga may gear, may seminar. Tapos yung rotation namin, pag bumabiyahin, yung hand signal namin, lahat kompleto yun. Aabot sa 161,000 kilometers ang haba ng mga kalsada sa Pilipinas. 80% o 80% ng paglalakbay ng mga Pinoy ay dito sa lansangan. Kaya ang 75% ng ginagastos ng gobyerno sa transport infrastructure ay napupunta lang sa ating mga kalsada. Dito sa Metro Manila, kung saan karamihan ng mga sasakyan ay matatagpuan, umaabot lamang sa 4,800 kilometers ang daan. At karamihan sa mga daan na yan ay jam-packed pa tuwing rush hour. At sa tindi ng trapiko, ang takbo ng inyong sasakyan umaabot lamang ng 14 kilometers per hour. Traffic na, wala ka pang pambili ng sarili mong sasakyan para makabiyahe ng ika nga, komportable. Ang solusyon, bumili ng motorcycle. Ayon sa tala ng Land Transportation Office o LTO, mula 2005 hanggang 2009, 1,000,000 ang itinaas ng bilang ng mga rehistrado motorsiklo. Dahil sa patuloy na pagtaas ng demand sa motorsiklo, madali ka na makakahanap ng dealer ng motorsiklo malapit sa inyo. Pinuntahan namin ang isang tindahan na ilang minuto lang ang layo mula sa TV.